parang lalabas ng comfort zone yung iba sa inyo para magkakaroon kayo ng lakas ng loob na lumabas ng comfort zone and abutin naman yung inyong mga pangarap. Parang merong opportunity na parang balita na matatanggap ka, uy, may opening dito, uy, baka gusto mong subukan to, ganyan. And parang yun yung first step sa pag-abat mo ng pangarap mo. So, let's say, for example, gusto mo mag-artista, parang nakarinig ka ng audition, may audition dito, try mo, subukan mo. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong June to July para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng negative, pwedeng positive mga ka-Pixie. Yung Full Moon ngayong yung full moon ngayong June mga ka-PC ay sa June 21, no? Tapos yung next na full moon naman ay sa July 21. So ang reading na to guys ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon ngayon ay strawberry moon mga ka-PC. So ito yung full moon message para sa inyo guys. Take time to breathe out. In short, mga ka-Pixie, magpahinga. Okay, deserve natin yan. Although, tapos na yung summer, pero hindi lang naman tuwing summer nagpapahinga, guys. Tuwing napapagod kayo, require tayong magpahinga. Syempre, saludo tayo dun sa mga ka-Pixie natin na masisipag, masisikap sa buhay, no? Gustong-gusto natin yan. Pero, equally important din, guys, yung pagpapahinga. Kailangan natin yun, mga ka-Pixie, para makapag-recharge tayo ng ating energy din. Okay? So, wag nyong abusuin yung mga katawan nyo, guys. Make sure na magpahinga, makapag-recharge, para mas maging productive kayo sa susunod na yugto ng buhay nyo. Okay? Attune to the moon, guys. I am where I am. And it's okay. Alright? So, i-comment nyo din yan sa baba, guys. I am where I am. And it's okay. So, napakagandang mensahe, guys. Kahit ano pa yung pinagdadaanan natin, yung current circumstances natin, okay lang yan. Because everything is changeable and malleable. Pwedeng-pwede naman yan magbago, guys. Pero kailangan nyo munang magbago, no? The change has to come from you first bago pa magbago yung circumstance sa buhay mo. Okay? You should know where you stand either now or very soon. Dapat alam mo kung ano yung gusto mo. Yun yung starting point ng buhay natin. If you know what you want, mga ka-Pixie, excuse me, pasensya na kayo guys sa boses natin, no? Medyo sumasabit minsan, masakit pa yung lalamunan natin, so pasensya na. So as I was saying, mga ka-Pixie, dapat alam mo kung ano yung gusto mo, alam mo kung ano yung gusto mong marating sa buhay mo, mga ka-Pixie. Yun yung starting point ng buhay natin. Kapag alam natin yung gusto natin, mas mapofocus natin yung energy natin doon and mas mapupush out siya sa ating physical reality. Okay, you need to take some time out for your own good. Sabi ko nga kanina, diba? Magpahinga, mag-relax, mag-chill, mag-bakasyon. Hindi nyo naman kailangan mag-travel for vacation, guys. Pwede naman kayong mag-leave lang sa trabaho tapos chill-chill lang kayo sa bahay. Ang importante kasi is yung makapagpahinga kayo. Kung gusto nyo lumabas, pwede rin, diba? So, whichever you prefer, ang importante is makapagpahinga kayo para medyo mabawasan ng konti yung stress or yung mga iniisip nyo sa buhay. It's time for you to share your wisdom and experience with someone else. Yung mga natutunan nyo sa buhay, no? Yung mga positive na dapat pinapamana natin, no? Sa ibang tao, sinishare natin. Baka kasi matuto din sila doon. So, mas maganda na sinishare din natin yun sa ibang tao. And avoid falling into a slump. Guys, wag na tayong masyadong magmokmok, no? Especially kung tapos na yung mga nangyari sa buhay nyo, nangyari na sa past.
So there's no point, no? Sabi ko nga, palagi ko nga sinasabi, there's no point in crying over a spilled milk, mga kapiksi. Wala nang saysay na mag-iiyak pa tayo, magbumokmok pa tayo, lalo lang tayo mahirapan, lalo lang tayong ma-stress, lalo lang tayong ma-stakso. Kailangan tulungan nyo rin yung sarili nyo para makabangon din kayo, mga kapiksi. Alright? So, yan yung full moon message for you guys. Comment down below if naka-resonate kayo. Tingnan natin yung ganap sa inyo, guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Mas ipag ka ba at mas ikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, mid-year promo tayo, 20% discount. I-avail nyo na, sobrang laki ng ng discount, sobrang ganda ng course. And meron tayong bagong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So, if nagdudusa kayo sa third party, guys, pwede nyo mag-avail yan, pwede kayo mag-avail. 30% discount naman yan until June 30. Sobrang ganda, guys. Okay, so Pisces, guys, kayo ay na-represent ng ito, Queen of Cups. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. For some of you guys, this is both negative and positive. Sa negative, guys, nakikita natin na maaari kayong magkaroon ng pagtatalo, trust issue sa isang person, fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius, dahil sa perang, guys. Especially kung pinautang nyo, it's either kayo yung nagpautang or kayo yung pinautang. Pero more often than not, kayo yung nagpapautang, no? At least sa mga nababasa ko sa comment. Para magkakaroon kayo ng issue dito, kasi parang ibablock kayo nitong person na to, o kaya parang tatakasan nila kayo sa utang. Pwede rin kasi, guys, na wala talaga silang pambayad, okay? Sabi ko nga, guys, tuwing nagpapautang kayo, okay lang magpautang, walang problema, guys. Pero 50% agad yung risk dyan, no? Yung chance na baka hindi bumalik sa inyo yung pera. So, tiwala lang talaga. Pero dito, ang nakikita natin is parang nasisira na yung tiwala nyo dito sa person na to. Kasi parang hirap na hirap kayong maningil. Tapos, nababaliktad yung nangyayari. Sila pa yung galit sa inyo, no? Ayan, no, kita nyo ba? Ito, galit na galit, no? So, parang sila pa yung galit na galit sa inyo, pinagtatabuyan kayo, ganyan, tuwing, or binabaliktad kayo. Parang, at saka sa social media, guys, parang sila pa yung ganang, may ganang mag-post ng na pagpapahiya sa inyo, no? So, medyo makapal yung mukha nitong mga for the persons na to, mga kapiksi. So, kung ayaw nyong malagay sa ganitong sitwasyon, i-filter nyo yung mga pinapautang nyo, o kaya naman, i-limit nyo lang, no? Yung pagpapautang dun sa amount na pwedeng mawala sa inyo, na kahit mawala, eh hindi sasakit yung ulo nyo, okay? So, let's say, for example, nang hiram ng 1,000, pahiramin mo ng 200, di ba? Hindi na yun masama, at least nagpahiram ka. Kumbaga, parang hindi sasama yung loob mo. So, yung mga ganun, mga kapiksi. Alright, so yun yung nakikita natin, guys. Pagdating naman, yung iba naman sa inyo, guys, parang lalabas ng comfort zone yung iba sa inyo, para magkakaroon kayo ng lakas ng loob na lumabas ng comfort zone and abutin naman yung inyong mga pangarap. Parang merong opportunity na parang balita na matatanggap ka. Uy, may opening dito. Uy, baka gusto mong subukan to. Ganyan. And parang yun yung first step sa pag-abat mo ng pangarap mo. So, let's say, for example, gusto mo mag-artista, parang nakarinig ka ng audition, may audition dito, try mo, subukan mo. So, parang kahit na wala kang experience, wala kang formal training, or something, maglalakas ng loob ka, okay? For the fun, no? For the fun.
kumbaga for fun sa simula, but deep inside you, alam mo na masaya ka dun sa gagawin mo na yun. Okay? So, kung ano man yung pangarap nyo, guys, i-push nyo lang yan. Libre lang mangarap, sabi nga, no? Yung iba sa inyo, parang merong bagong hobby na gagawin kayo. And eventually, mag-enjoy kayo, mga kapiksi. Okay? And for yung iba naman sa inyo, guys, parang you are patiently waiting for a news, no? Na may kinalaman pa rin sa pera, mga kapiksi. Parang meron kayong inaantay na balita na medyo naiinip na kayo kasi ang tagal-tagal dumating sa inyo nitong balita na to. So, persist, guys. Antayin nyo lang. Okay, masyadong mainip. Dadating din yan. Habang nag-aantay kayo, guys, focus on yourself and imagine ninyo what would you see, what would you hear, what would you feel kapag natanggap nyo na yung good news na yan, mga kapiksi. For some of you guys, parang medyo lapitin kayo ng mga nangungutang, no? Or lapitin kayo ng mga humihingi ng tulong. Even sa family nyo, guys, nararamdaman ko na, let's say, for example, mga relatives mo, or kamag-anak mo, mga pinsan mo, ganyan, or mga chuhin-chahin. Parang palagi kayo yung nilalapitan, mga kapiksi. And, masyado kayong mapagbigay, guys, to the point na parang kahit wala na kayo or nahihirapan na kayo, bigay pa rin kayo ng bigay. Para sa akin, walang masama doon, no? Especially pag nagbibigay kasi babalik naman sa inyo yan. Ibabalik yan sa inyo ni universe sa ibang paraan. Pero kung masyado na kayo nahihirapan, pwede kayong tumanggi din naman, mga kapiksi. Ipaliwanag nyo lang sa mabuting paraan or sa maayos na paraan na pasensya na, wala rin ako ngayon, sakto lang yung budget ko, yung mga ganun, for sure naman maintindihan nila yon. So, kasi yung iba sa inyo, parang masyado na kayong bigat na bigat, no? Doon sa mga umuutang sa inyo, sa mga... Pero, ibig sabihin niyan, guys, blessed kayo, no? Blessed kayo, pinagpapala kayo kasi kayo yung nilalapitan. Ibig sabihin, meron kayo, di ba? So, yun na lang yung ipagpasalamat nyo, mga kapiksi. Okay? And ito nga, guys, yung nasabi dito kanina na take time to breathe out. Magpahinga rin kayo kasi baka masyado kayong napapagod na, nababurn out, no? Sa mga trabaho nyo. So, importante din na magpahinga, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Pisces, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Yung mga magagandang energy, mind nyo yan. Mind, katuparan ng mga pangarap. Mind, good news, ganyan. Mind nyo yan, guys, sa comment section. Ito yung ating mga pampaswerte. Subliminal, guys, pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.